What is up guys, it's your boy Waki nga pala at muli tayo nagbabalik para sa isang panibagong Waki Story. Let's go! Kamusta kayo mga kaibigan? Sana okay lang kayo kasi ako okay lang. And wala, naisipan ko lang mag-video ngayon kasi nagka-computer ako dito at may mga nakita akong post tungkol sa Twice, yung K-pop group. Pero, mga kaibigan, for today's video, we won't be talking about Twice, sa K-pop group. Kumbaga, parang speaking of Twice, may sumagi lang sa isipan ko at gusto kong pag-usapan kasama kayo. Pero wait lang, huwag kayong maalis, huwag kayong madidismaya na yung Twice na K-pop group pa lang pinunta ko dito pero hindi pala yung napag-usapan. Sorry na guys, promise, hindi kayo magsisisi pag nag-stay kayo all throughout the video. Kaya yun, pasensya na kung na-clickbait ka sa thumbnail o kaya sa title. I'm sorry but hear me out guys, promise maganda to. Ang video na to guys eh medyo kakaiba sa mga karaniwang pinapost ko ng vlogs, short skits, kung ano-ano pa. This will be a reminder for all of us, lalo na this pandemic. Ito yung mga nare-realize ko during this trying times. Always think twice. Sabi nga ni Kobe Bryant mga kaibigan, tomorrow is never promised. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun mga kaibigan na everyday na gumigising ka, it's a gift. Kaya nga tinatawag na present yung ngayon kasi it's a gift. Everyday na gumigising ka kaibigan, isang panibagong opportunity yun para sa'yo to get better. Hindi ko sinasabi na hindi ka good or what, kung ano mang ginagawa mo, pero gets mo? Kaya everyday na gumigising kami, tandaan mo, we should always be thankful dahil isang panibagong chance yun to be a better version of ourselves. Gets mo? Kaya dapat lagi nating tatandaan na magpasalamat kay Lord sa tuwing idinidilat natin ang mga mata natin sa umaga kasi hindi natin nare-realize how magical and how amazing it is na gumising sa isang mundo na punong-puno ng kaguluhan. Mga kung ano-anong bagay na nakakatakot. Diba? Gets mo? It's getting tougher and tougher up there mga kaibigan. Kaya be thankful. Sa panahon ngayon mga kaibigan, naka-lockdown tayo, marami tayong time to do anything we want. Isa sa mga bagay na na-realize ko is we should not be stuck sa isang stage ng buhay natin mga kaibigan na kung anong kaya kong gawin sa araw na to ay kinabukasan o sa makalawa, yun pa rin yung kaya kong gawin. Gets mo? Sabi ulit ni Kobe Bryant mga kaibigan, we should get better at anything we do. A better walker, better sleeper, better drinker, a better eater, better runner, a better swimmer, better player, better writer. Basta be better mga kaibigan. Gets mo? Basta be better daw. Hindi lang always think twice mga kaibigan. Always do twice. Pwede rin. Gets mo? What do I mean by that mga kaibigan? Always double the effort. Double the excitement, double the power, double the effort man. Kaya itong pag-upload natin mga videos, paggawa natin videos, man, I promise you, I will do my very best para makapag-upload weekly. Yan, pilitin natin yan. We'll do our very best para makapag-upload at makagawa ng videos every week. Kaya mag-subscribe na kayo sa channel ko. Huwag nyo kakalimutan yan. Mag-like, comment, and subscribe. Dahil nga tomorrow is never promised mga kaibigan, dapat lahat ng ginagawa natin na gusto natin, mga nagpapasaya sa atin, syempre, dapat gawin natin yun at our very best as if it's the last time we're doing it. Gets mo? At para sa mga tinatamad kumilos at gumawa ng mga productive na bagay tulad ko, tip ko sa inyo mga kaibigan eh, simulan mo! Aray, simulan mo lang. Yun lang ang tip ko, simulan mo. Kasi once na sinimulan mo ang isang bagay kaibigan, yung utak mo gagambalain ka niyan eh. Gugulo yung ayan, uy pre, sinimulan mo, tapos simulan tapos, ano ba naman niya? Diba pre, tipin mo lang, sinimulan mo, dapat kailangan mo tapusin yun. Kasi once na magawa mo yun men, simulan mo, tapos matatapos, may magagawa ka. Gets mo? Naging productive ka na ng bahagya. At least naging productive ka, diba? It doesn't matter kung gaano kalaki or gaano kalit man yung ginawa mo, basta may nagawa ka, that's good. You want to start a business, simulan mo. You want to make a YouTube video, simulan mo pare. Gusto mo matuto mag-gitara, simulan mo. Mag-search ka sa YouTube or mag-aral ka ng iba't ibang techniques para matuto mag-gitara pare. All you have to do is start mga kaibigan. Kasi ako nga sa totoo lang mga kaibigan, wala ako sa wish yung gumawa ng video ngayon kasi dahil ngayon maulan at nila malamig, masarap mahiga, masarap pa naman matulog, Netflix and chill. Pero mga kaibigan, naisip ko naman na yung channel ko medyo na iiwanan ko na, pero sa kadahilanan naman mga kaibigan, busy sa school and everything, you know. At gusto ko rin ipaalam sa inyo yung mga nare-realize ko na para nang sa gayon ma-realize nyo rin at mapag-isip-isip din kayo. Gets mo? Ginawa ko, kumuha lang ang camera, sinetup ko dyan at
Na-record ko lang. Ena, may video na tayo. Alright. At ito pa mga kaibigan. Ito, isa to sa mga pinakamalupit at pinakamakapagdamdam. Ito yung mga mabibigat na kumbaga, nung na-realize ko to, it hit me talaga eh. Kumbaga, talaga namang time is gold mga kaibigan. Totoo yan. It may sound very cliche. Pero mga kaibigan, literal, time is gold. Araw-araw may nakikita tayo sa balita na may mga bago pa rin active cases ng COVID. May mga namamatay dahil sa virus at sa ibang causes. Kaya halimbawa mga kaibigan, we get the chance to tell our parents, especially our parents, at kung sino mang mga mahal natin sa buhay, how much we love them. Tell them right away. Tell them right away mga kaibigan. At the very dot, sabihin nyo sa kanila how much you love them. Kasi this simple gesture will mean so much to them, mga kaibigan, kahit walang kapalit. Sige, ngayon, try nyo lang, kalabitin nyo yung magulang nyo. Ma, I love you. Dad, I love you. Tatanungin yan, sasabihin yan. Ano meron? Anong kailangan mo? Nangihingi ka na ng 5 piso. Sipin nyo, it wouldn't hurt naman kung sabihin natin mahal natin sila eh. Bakit hindi? Magulang natin sila. Bakit? Nahiya ka na dahil malaki ka na? Hindi ganun, ha? Gets mo? Pero di ba mga kaibigan, kung isipin nyo, life is short talaga. No? Always think twice. Lalo na sa mga bagay na ginagawa natin. Always think twice kung makakabuti ba talaga ito sa atin. Always think twice kung matutuwa ba yung magulang natin pag ginagawa natin itong isang bagay na to. Always think twice kung makakabuti ba sa mga mahal natin sa buhay yung ginawa natin. Gets mo? Kaya sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala kong may bisyo, always think twice. Hindi ko sinasabi itigil nyo totally or completely tanggalin nyo, ha? Pero sinasabi ko lang sa inyo, always think twice mga kaibigan. Kung dati marami ka uminom, edi dapat ngayon, unti na lang. Unti na lang ititira mo. Siyempre joke lang mga kaibigan, unti na lang dapat compared sa dati nung dami ng iniinom mo. Lalo ngayon mga kaibigan, mahirap na magkasakit, mahirap ang ospital. Alam niyo naman yan, alam niyo yan. Gets mo? Tandaan natin mga kaibigan, make better decisions, make better actions, and make a better life. English. Isa pa mga kaibigan, do not overthink. Yung pag-overthink yan, alam kong di talaga maiwasan yan minsan. When you come to think of it mga kaibigan, this will do you no good. Boy, English you let. Diba? Isipin nyo mga kaibigan, try nyo lang lumabas dun sa common way of thinking nyo na, oh nga, ba't ba ako nag-overthink? Remember mga kaibigan, na what's in the past, good memory or bad memory man yan, it's all in the past mga kaibigan. Wala na tayong pwedeng magawa para baguhin yon. Kasi nasa past mo na yun eh, tapos na. Okay? Hi! At kung ano man yung nasa future mo pa yun. Nakaset lahat ng plano ni Lord para sa atin mga kaibigan. Trust me, okay? Kasi ako, I trust Him. Kaya, chillax lang kayo dyan kasi He will never let us down. What we need to do is focus on the present. Kasi yun yung ngayon eh. Diba? Bakit ka magstay sa pag-iisip ng past mo at ng future mo kung wala ka na doon at kung wala ka pa doon? Tama ba? Gets mo? Oh, tama. Live one moment at a time. Enjoy one moment at a time, mga kaibigan. Kaya wag na wag ka mag-overthink. Naku, sinasabi siya, nagigigil ako. Kaya mag-overthink, mga kaibigan. Hindi makakabuti sa'yo yan. Kaya, kung gusto mo maging the best ang future mo, be good at the present para as time goes by, mga kaibigan, magiging better ka at dadating ka rin dun sa future mo na kung saan the best ka na. Kasi, wala eh, the best ka eh. Diba? Gets mo? Hindi ko sinasabi lahat ng to dahil, the best na ba ako? Goods na ba ako sa buhay? No. Hindi, mga kaibigan. Hindi ko nga sure if I'm good at all eh. Pero, diba? What I'm saying is, let's all reflect on the things na ginagawa natin everyday na gumigising tayo. Iba kayo iba dyan, sinasabi yan na ako na lakas magsalita, wala pa naman nararating. Oo mga kaibigan, wala pa ako nararating. Pero with all the people that supporting me, my family, my friends, yung sa 315 na nakasubscribe sa akin, man, gusto ko sabay-sabay tayo magle-level up sa buhay. No cap. Kaya always think twice mga kaibigan. Lagi nyo yan tatandaan. And before I end this video mga kaibigan, to all the students out there na nahihirapan mag-online classes at kinakailangan mag-print ng mga modules and stuff for school, I would like to recommend Kuya Jeff. Nasa description down below yung kanyang contact details at Facebook account. Doon siya i-contact dahil meron siyang computer shop na kung saan pwede kayo mag-print ng inyong mga modules at a very low price mga kaibigan. And if wala kayong computer, laptop, cellphone or gadgets na pwede nyo gamitin for your online classes, pwede rin kayo doon
ngayon mag-online classes at a very low price, mga kaibigan. Hindi ko alam kung magkano exactly yung price, pero for sure mura lang yon at affordable dahil si Kuya Jeff fund ng handa yan tumulong sa mga students natin na kailangan mag-online classes. Ayan. So, basta pag minor kayo, alam ko dapat kailangan may kasama kayong guardian or parent para syempre safe. At yung shop niya mayroong social distancing and may mga protocols pa rin kayong dapat sundin. Ayun, malapit din si Kuya Jeff, mga kaibigan. Contactin niyo siya. Andiyan yung contact details niya sa description box. Check him out. Kung di niyo natatanong, mga kaibigan, si Kuya Jeff ay kasamaan ko sa church. At ayun, talagang malupit niyan, guys. Suporta natin yung business niya, suporta natin siya. And a big shout out sa mga pinsa ko diyan sa Angono, kay Ate Smile, kay Ikoy, and kay Iggy. Ayan, love you guys. Balik kami dyan soon. At ayun, subscribe pala kayo sa YouTube channel ni Iggy. Ayan, let's support him and all the Filipino bloggers, mga kaibigan. And that is it for this video, mga kaibigan. Lagi nyo tatandaan, like this video kung gusto nyo naman at kung nagustuhan nyo tong video na to. Comment down below if you have any questions or suggestions for our next video or content. And of course, subscribe to my channel if you haven't done it already. So yeah, subscribe na kayo, guys. Click nyo yung red na button dyan sa baba at may katabi ang notification bell. Click nyo na rin yun para updated kayo pag mag-upload ako ng video. Ayan, maraming salamat sa mga sumusuporta at sa mga susuporta pa lamang. Peace! Hanggang sa muli, mga kaibigan. Kita-kits! Woo!